Welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell down below. So ayan guys, mag-update ako dito ngayon sa nangyari dito sa Got to Believe. Ayan, itong si Chichay. Ayan, si Chichay ay muling bumalik doon sa bahay ni Joaquin na kung saan ay umalis nga siya dati or kahapon kasi nga dahil sa nangyari sa kanyang hindi maganda dahil nga sa kapilyuhan naman talaga nito ni Sir Joaquin. Ayan, dahil sa kapilyuhan niya, umalis itong si Chichay. Subalit, ayan, nalaman ni Chichay sa babalik na sana siya sa kanila. Subalit nalaman ni Chichay na itong kanyang Papa Bear is nakulong. Ayan, nakulong itong kanyang Papa Bear. And ngayon, namumroblema ang kanyang family. Sina Mama Bear at yung mga kasamahan nila, sina Lolo Isko. Yung mga kasamahan nila dun sa perya is nalulungkot at nangangamba kung papaano sila makakakuha ng piyansa. So, nalaman yun ni Chichay at subalit, hindi nalaman ng kanyang family na lumayas na siya doon sa kanyang pinagtatrabuhan doon sa mansion nga ni Joaquin. At bago pa malaman yon ni na Mama Bear ay agad-agad na umaksyon itong si Chichay. Ayan, umaksyon itong si Chichay, bumalik siya doon kina Sir Joaquin para siya ay maging yaya. Bumalik siya doon at syempre tuwang-tuwa naman itong mami ni Joaquin na bumalik siya at syempre doble kasi yung sahod. At sabi ni Chichay, kailangan niya ng mag-advance. Kung po pwedeng mag-advance, humingi siya dito ng advance na sahod. So, ayun, ginamit niya yung pera na yun, pinadala niya yun, and hindi alam ni na Papa Bear na galang yun kay Chichay, at yun ang ipinangpiyansa nila. So, nakalabas ito agad si Papa Bear. So, ayan, nakalabas na itong si Papa Bear, subalit hindi pa kampante ang kanilang loob kasi nga, pwedeng makulong pa din itong si Papa Bear dahil uusad at uusad pa yung kaso. So, kailangan nilang mapatunayan sa hukom na itong ang si Papa Bear ay aksidente lamang ang mga pangyayaring iyon. So, ayan, si Chichay ay masayang tinanggap ang trabahong muli doon sa mansion ni Joaquin na maging yaya nga. Subalit, nagpapapel naman itong kumadora, basta yung parang pinuno ng mga katulong, parang pinag-iinitan siya kasi nga gusto itong siya ang maging yaya. At gusto niyang mapaalis itong si Chichay. At kasi nga, doble daw ang sahod. So, ayan, itong si Chichay ay patuloy na nagiging masaya at nagsisilbi dito kay Joaquin. Kahit na nabibisit na siya dito kay Joaquin, kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho alang-alang sa kanyang Papa Bear. Ginagawa niyang masaya kasi alang-alang yun sa kanyang mga pamilya. Kaya ayun, kahit anong ginagawa nitong ni Joaquin, kahit na hindi tinatanggap ang kanyang ino-offer na pagkain kay Joaquin, kahit na naglagay itong si Joaquin ng pulbos dun sa harap ng pintuan para madisgrasya itong si Chichay, ay naging maging pasensyosa pa din itong si Chichay. Hindi niya sinagot itong si Joaquin, or hindi niya pinagalitan, or hindi man lang siya nagalit dito, nagpakitang galit kasi nga kailangan niya ang trabaho at pilit niyang iniintindi itong si Sir Joaquin. At ayun, ang mami naman ni Joaquin ay siya na lang ang nagpakain kay Joaquin kahit na nga busy din ito kasi nga sa trabaho. And then busy din ang daddy nito ni Sir Joaquin. Kaya walang masyadong mag-aalalay sa kanya, kundi kailangan talaga nila ng yaya. Ayan, si Chichay ay patuloy ito. At ayun, nung natumba nga si Chichay dahil nga sa pulbos, pinagalitan pa siya nung kumadora. Basta ganyan. Dahil nga daw nagkalat siya ng dumi. So, ayun, hindi niya na pinatulan. Kaya, ayun, abangan natin ang mga susunod na episode dito sa Got to Believe in Magic. Ayan, Got to Believe, tuwing hapon po yan. Ayan, thank you so much for watching and bye!